Mga idol, ang gagawin ko ngayon ay mag-i-install ako or magpapalit ako ng car alarm nitong Corolla Altis. So, yan yung dating alarm. Hindi na kasi gumagana yan kasi ang nagka-problem is sumaya yung remote. So, bale, ito yung remote niyan. Wala na siyang spare nung nakuha ng may-ari itong sasakyan. So, ang ano niya, kwento niya, nasa bag doon niya ito at yung meron siyang parang yung chupon na may gatas ng anak niya. So, parang nabuhos daw dito. So, pinacheck niya ito sa electronics. Hindi na daw ito kagana. So, yan. Papalitan na lang ng bago. Okay. So, ito ang lalagay ko na car alarm. So, yan ang brand niya. Safe update. So, yan. Na-flip key na siya. Okay, so tignan natin ang loob niyan. Okay, so, usually sa car alarm, so, ang pinaka-common na package niya ay ito mismo. Dalawang remote. So, yan. Yan ang remote niya. So, tignan natin. Okay, so flip key na siya. Meron siyang button dito. Pag pinindot mo, ay lalabas yung susi. So blank key yan. So pwede nyo yan ipaduplicate para mag-match dun sa susi ng sasakyan. Okay. So maganda siya. Diretso na siya keychain. Okay. So bali dalawa yan. Isang isa palaging spare. At syempre yung module. Yan. Ito yung harness wire. Okay. And yan mismong siren, yung siren, okay. Shock sensor niya. Okay. And ito relay. Yan kasing relay ginagamit din minsan sa pang-cut off sa starter. Pag nag-aalarm or nag-aalarm yung sasakyan. So naka-cut off yung linya ng starter. So, dito, ayaw niyang ipakabit yan. So, hindi na natin i-connect yan. So, meron din siyang indicator, yung LED. Okay. Malalaman din dyan kung naka-activate yung alarm o hindi. Okay. So, yan. Kakabit natin yan. So, face dito sa wiring niya. Kasi yung ibang car alarm, pag nabibili nila, parehas na yung color coding. So, kung parehas na yung color coding, hindi na masyadong mahirap yung pagkakabit kasi color coded lang. Pero dito, iba. Magkaiba to. Okay? Mas maraming wire to. Tsaka dalawang socket niya. So, bale yun. Isa lang. Ayan. So, magagawa tayo din ng conversion ng linya. So, magko-convert tayo. Okay? Okay, so basically, pag nag-connect ng alarm, so meron dyan na mga common color coding. Okay? Isa na dyan, yung kulay pula. Ayan. Saka yung kulay itin. Okay? Kahit dito sa bagong harness, meron siyang pula, saka, ayan. Meron siyang itin. Okay? So common yan na linya sa mga car alarm. So itong pula, automatic, ano siya, positive. Okay, direkta na positive. Okay. Yung itim, ground. Okay, so dito kung magkoconnect ka, lay lang, yung pula dito, kukonnect mo sa pula din doon. Okay, yung itim dito, ikoconnect sa itim din dito, sa lumang, ano, harness ng alarm. Okay, so, ang gagawin natin, is hahanapin muna natin yung linya ng central locking kasi yun ang pinaka isa sa pinaka importanteng connection.
Yung pag hindi nyo nahanap yung connection ng central locking, hindi rin gagana yung alarm. Okay. So, hanapin muna natin yung sa central locking. Okay. So, usually sa central locking, basic connection yan, yung mga module yan is negative trigger. Okay. So, dito, identify ko na dito kung nasan yung sa central locking niya. Ito. So, dito, yung blue, tsaka yung green, yan yung sa central locking. So, pag ito nilagyan ko ng ground, yan, diba ito, ground to, okay, maririnig nyo, tutunog yung central locking. Yan. So, bali yan, unlock yan, or open. Ito, lock to. Naririnig nyo. Lock, unlock. So, maririnig nyo yung tunog. Okay. So, yan. Identified na yan. Okay. So, tatanda ko na yan. Yung dalawang yan sa lock, unlock or sa central locking. Okay. Ito pula, positive na yan, automatic, tsaka yung ito negative. Okay. So, meron ng ibang tira. Okay. So, usually yan, sa mga ibang linyang yan, andyan na yung sa door, okay, sa door pin, yung sa siren, tsaka yung sa ilaw. So, yung ilaw, depende kung saan to kinonek, kung sa signal light, left and right, or sa park light. So, hahanapin natin yan. And meron din itong ignition na linya, or key on. Okay, so hahanapin natin. Meron din pala itong sa preno. Okay? Sa preno. Patingnan natin sa preno. So, hanapin natin yung positive. So, didiinan ko yung preno. Ito kasi, alam ko na rin ng color coding ito. Usually, yung preno niyan is orange. So, try natin. Connect ko yung tester ko sa orange. So, kung may continuity yung preno, yung linya, tutunog yan. So, ibig sabihin, okay yung linya ng preno. So, yan, separate na natin. Orange yan. Okay. Yan. Identified. So, apat na lang ang tira. Then, ito naman, usually sa color code nito, so, hanapin naman natin yung sa siren. Okay. Okay. So, kukuha tayo ng supply sa positive muna. Gagamit ako ng maliit na wire. Okay. Teka. Isang dulo, lalagay sa positive. Ito. Kasi wala na itong fuse eh. Inalis. Kaya nag-siren na siya. Nag-alarm na. So, try natin itong i-connect sa pink. Yan yung pink. Kasi sa siren yan eh. So, tingnan natin kung tutunog. Okay. Yan natin. Yun. Yan, okay. So, okay pa yung linya ng siren. And a pink. Okay na. So, tatlo na lang. So, itong puti, usually, sa positive yan. Okay? So, to make sure kung may linya yan, i-on muna yung susi. I-on natin yung susi. And, try natin kung may supply, yung puti. Pag tumunog, meron. Itong ignition, yung key on. So, dalawa na lang ang tira. I-up muna natin yung susi. Okay. Itong brown, so ang probability nito sa park light to kasama. Okay, so i-try natin yun yung park light. Ayan. And try natin kung may lalabas na kuryente. Itong brown. Meron. Okay.
gumagamit kasi ako ng tester na buzzer para mas madali ko malaman kung may supply. So, okay na yung brown. Okay, so, saan lang ang tira? Yung green. Okay, so, yan na green. Wala naman na ibang connection yan dito. Is sa door pin. Okay, so, itatry natin na ipindot yung door pin. Okay, so, ituro kung nasan yung door pin. Yan, itong door pin. Pindutin ko yung door. I-try ko kung may lalabas na kuryente dyan pag nakano yung door pin. So, actually, negative trigger yung door pin eh. So, try natin. Pindutin ko yung door pin. Yun. So, tumunog ng konti yung buzzer ko. May ano kasi yun eh. Parang continuity sa negative. So, yan. Ibig sabihin, okay yung door pin. Pero kung gusto nyo marinig yung talagang tunog ng sa negative type niyan. Okay. So, ibabalitag ko yung buzzer ko. Okay. Ilalagay ko sa tamang polarity. Kasi itong isang dulo ng buzzer ko is negative. Okay, dapat negative to. So, since negative type itong linya ng ano sa door pin, lalagay ko sa negative. And yung isang dulo ng buzzer ko, buzzer tester, ay dito sa positive. Okay, lalagay ko yan dyan. Kasi pinindot ko yung door pin nakasarado. Okay. So, ibig sabihin, okay yung linya nito lahat. Okay? So, alisin ko. Okay. Ngayon, since identify nyo yung mga linya, so, dito na ako sa wiring itong harness. Okay. So, ayusin ko muna itong, ano, ito kasi, magre-refer lang kayo sa manual. Okay. Iba kasi ang connection nito eh. Pero tulad ng sinasabi ko kanina, meron dito mga standard color coding. Itim, ground, pula sa positive na direkta. Okay, itong pink sa siren. Pares din dun eh. Itong brown sa ilaw. Okay. And meron pa siyang isang socket. Ito naman. Pares din sa color coding dun. Yung orange sa preno. Itong puti sa key on. Ito, sa relay na yan, hindi na natin gagamitin yan. Itong blue sa door pin. Okay. So, yan, options yan. Hindi natin sa manual kung saan yan. Pero hindi na yan gagamitin eh. Okay, yung mga basic lang. Dito, unahin na natin yung ito sa bagong harness. Okay. Most importantly, pag may nakita kayong ganitong wiring, okay, sa socket ng alarm. Okay, meron siyang orange, dalawang yellow, at dalawang puti. Okay. Pag negative trigger yung ano, pag negative trigger yung central locking, so ang gagawin nyo, ang i-connect nyo lang dito is itong yellow. Okay. Yung orange, yan, wala na yan, condemn yan. Okay, yung yellow, bali, tatap nyo lang yan sa ground, sa itim. Okay. Parang lumabas dito sa puti. Ito kasi yung puti, ito yung mismo supply na sa central lock. So ang lalabas na dyan is negative. Pag nag-lock tsaka unlock, so negative ang lalabas dyan. Okay. So bali sa options niya, yung yellow ang gagamitin. Okay, itatap siya sa ano, sa itim. Pero kung halimbawa yung central locking is ang papalabasin na supply is positive negative, so parehas yung gagamitin yung yellow tsaka yung orange. Okay, so bale ang mangyayari, yung yellow is sa positive na yan tsaka yung orange sa negative, parang lumabas dito sa puti na nag positive tsaka negative. Okay,
So yun ang pinaka-important din connection nito. Okay, so iayusin ko muna, lagyan ko ng tape. Okay, so dito na tayo sa connection. Okay, so ito. So dito, since okay na to yung connection na trace natin kanina, so puputulin na natin yan isa-isa. Okay, dito muna tayo sa positive. So since itong bagong harness meron naman siyang fuse na, okay, so marami siyang fuse kesa dito sa una. Okay, yung positive niyan may fuse na yung sarili, so puputulin natin itong linya ng positive dito. Yan natin sasama yung dati niyang fuse holder. Okay, so ito na yan. So hindi ko na yan itetest kasi nga kanina, diba, tinesta natin yan. Okay, and ito tayo. Pantay-pantay na lang natin yan para at least isa. So itong sa pula, itong bagong harness, yung sa dati nga, sa alam na bago, yung pula niya, kakabit din sa pula nito. Okay, so madali lang. Basta na-test nyo na yung linya, color coding na lang tayo. Itim din ito. Okay. So, ilang natin. And, so itim, ground to. And, so itim din ito. Yun. Harness na bag. So bali, color coding lang yan, okay? So dito, diba? Pares lang ang color coding, yung orange, yung blue sa blue, yung puti sa puti din ito. Okay, so ang i-emphasize ko lang dito na mahirap na linya ay ito. Ito kasi dito sa bagong harness, yung dalawang wire na puti na yan. Ayan. Okay. Ayan yung papuntang central lucky. Okay. So dito sa lumang harness ng alarm, yung sa akin, yung central lock niya, itong blue tsaka green. Okay? So dyan natin i-connect niya, natin isa. So unahin na natin yan. Ayan. So mamaya kung ano yung makabaliktad yung lakan-lak, ibabaliktad din natin yan. Ito na muna.
Ayan. So, kunin natin yung iba. Via color po din. Itong orange, orange. Okay, yung blue, so blue. Hindi, hindi pala. Sorry. Yung blue kasi dito, iba yung color ko din lang sa door pin dito. Kasi kanina tinesting natin yung door pin is yung green. Okay, so ito kasi dito sa bagong harness wire ng alarm, ang sa door pin nito, itong blue. Okay, so ang door pin nito, itong green. Okay? So, ito natin yung connector. Yan kasing door pin, yan yung trigger na pag nilock mo yung sasakyan, bayarin mo. And binuksan naman sa susi na hindi dumadaan sa remote. Pag umangat yung door pin, yun, mag-trigger na yung alarm. Kaya meron yun na connection dito. Okay. Naman tayo sa orange. Meron sa orange, okay? Yung orange pala sa preno yan. Kasi pag umandar na yung sasakyan, after mga ilang seconds, say 30 seconds siguro, pag-preneno yung, pag nag-preno, mag-automatic lock yung sasakyan. Okay. Alin pa, yung puti. Ito sa key on. Okay, kasama sa ignition. So, dito tama ang color code niya, puti din. Meron pang tirang dalawa, yung brown tsaka yung pink. Yung brown sa park light, yung pink yung siren na yan. Okay? So yan. So eto, dito sa harness na bago, dalawang brown. So isa lang i-connect natin dito sa brown din sa luma. So sa park light yan. So, isa na lang, yung pink. Okay? Parehas ang color ko. Pink dito, sa siren mismo yan, yung tumutunog. Na parang speaker horn. Ayan. So, i-connect natin yan, pink sa pink. Okay, so dito sa yan yung socket wala na, yung dating socket niya. Tungkol na yan. Dito sa ano, may dalawang tira. Wala tsaka wala na yan.
doon yan sa relay. So, ay pala lang natin yan. Yan din, yung crown tsaka pula, condemn na rin yan. Kasi niyan options yung sa cut off tsaka meron din kasi itong ano eh yung meron din itong sa trunk pero hindi na natin ito gagamitin. So and so almost complete, okay na. So i-try natin kung gagana na siya. So tingnan natin kung tama sa remote yung lock unlock. Kasi kung hindi, magbabaliktad tayo dito sa blue tsaka sa green. Okay. Kabit natin yung module. Ayun na, pinakita ko na yung module, di ba? So, ayan. Ayan yung module na ba? Kabit natin. Ayan. Yung dalawang slot na yan, para yan sa indicator tsaka sa shock sensor. Okay. So, try na natin sa remote. Ito yung remote. Lock. Yun. Pag lock, dapat dalawa yung pag lock, isa lang ang tunog. Okay. So, para makuha natin yung tamang tunog, sasarado natin yung pinto or didi na lang natin yung door pin. Okay. Pagpigin ako yung door pin. Lock. Usually pag lock, isang tunog. Unlock, dalawang tunog. Okay, so baliktad. Kasi dapat, pag nakalock, pag isang tunog nakalock, teka, pakita ko ha. Kasi, so that lock yan. Dapat nakalock din yung pinto. Pag unlock, naka-unlock din yung pinto. Eh, baliktad. So, nangyayari, pag naka-unlock, nag-unlock yung pinto. Okay, so pakita ko. Okay, so yan. Unlock ko. Diba? Pag nakalock, naka-open, unlock. Nag-lock siya. So baliktad. So magbabaliktad tayo ng linya. Okay. Dito yan na ibabaligod na yan yung dalawang puti dito. Ayan, diba? So nakakonect siya dito sa green tsaka sa blue. So yan, yan. So babaligtarin ko lang yan. Okay. So, babaligtarin lang yan para tumama na. Okay, tama na siya. Pakita ko. Yan. Lock. Pag lock, isang tunog. Pag unlock, dalawang tunog. Yan. So, okay na. Tama na yan.
Okay, so since okay na, titipan ko lang yan, ayusin ko, lalagyan ko ng insulator hose kasi position ko yan sa loob. Okay, so paki-like and subscribe na lang po ng aking video and paki-share na rin para makatulong tayo sa iba. Okay, so salamat po sa panonood.